don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball update. Shout out nga pala kay Robert Villarin, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Ang Golden State Warriors ay na-mention bilang isa sa mga teams mga kaibigan na pwedeng mapuntahan nitong ni Kevin Durant. Matapos nga na ang two-time NBA champion ay nag-request ng trade mula sa Brooklyn Nets. Kasunod ang pangyayaring ito, maraming mga NBA teams ay ang nalink bilang isang pagsubok na makuha itong si KD. Kabilang na nga rin dito ang Phoenix Suns, Miami Heat, Boston Celtics at ang Philadelphia 76ers. Well, ang Golden State Warriors ay naging parte rin sa listahan. At kung titignan ang kwalidad sa mga players na mayroon ang team na ito, ang Dubs mga kaibigan ay pwedeng makagawa ng best package para maging offer patungo sa Brooklyn Nets kapalit itong si KD. Sa ngayon, gayon pa rin naman mga kaibigan, wala pa rin official ang nangyayari sa pagitan sa 2022 NBA Champions at ng Eastern Conference franchise. Bagaman, ang bawat isa ay in-express na nga nila ang kanilang bawat opinion sa pangyayaring ito, kabilang na nga ang former teammates nitong ni Kevin Durant, kung saan itong si Stephen Curry mga kaibigan ay naging matahimik patungkol sa pangyayari. Ngunit nang siya ay kasalukuyang naimbitahan sa NBC Sports Bay Area's Montipol. Sinabi nitong ni Stephen Curry na siya na nga raw ngayon mga kaibigan ay kumpiyansa na sa team sa ngayon. At nilinaw na ito na ay isang normal na magkakaroon talaga ng rumors sa paligid ng liga. Naayon pa nga sa detalye, sinabi nitong ni Stephen Curry na ang mga rumors at mga bagay ay naging parte na sa nature sa NBA at sa liga. Ang lahat nga raw ay walang magagawa kung di harapin ang lahat at ang katotohanan. Gustong ipaalam nitong ni Curry na ang mga bagay-bagay ay madaling nag-iiba. Ngunit para kay Stephen Curry, gustong-gusto na nga raw niya ngayon kung saan nga sila nakatayo. Nangangahulugan lamang mga kaibigan na hindi na nga nila kailangan pa ang kahit sinuman, ang kahit anumang tulong. Ang Warriors ay nakapagtapos sa isang magical 2022 NBA season na kung saan ang team na ito ay naging world champion muli ng 4 na beses nitong huling 8 seasons. Kahit na ang Dubs ay namiss na nga ang mga iilang key pieces ngayon sa free agency na tulad na lamang ni Juan Toscano Anderson, ni Manja Bialicha at Gary Payton II, ang Dubs pa rin mga kaibigan ay pag-aari pa rin ang terrific squad na siyang pwedeng mag-set para makapag-compete sa another championship para sa mga paparating na seasons. Itong si Stephen Curry ay alam na kung makukuha nila itong si Kevin Durant, ito ay magiging maganda para sa susunod na 2 or 3 taon. Ngunit ang mapanatili ang kanilang current core mga kaibigan ay gagana sa kanila para sa susunod na 5 or 7 taon. Ang Golden State ay mananalong muli at wala nga silang balak itigil ito sa mga paparating na season. At ito ay mangyayari habang wala or kasama itong si Kevin Durant sa roster. Sa kabilang banda naman, ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyan nga ngayong nasa komplikadong offseason. Sila ay nakalink mula sa mga iilang players na siyang inaasahan nilang makakapagdala ng panibagong magagandang impact para sa crypto.com arena. Ngunit sa ngayon, tila tanaw mga kaibigan na ang kanilang mga fans ay nahanap na at gumawa na ng desisyon patungkol sa kung sino nga ba ang kanilang nakikitang madepensahan ang kanilang team sa susunod na season. Matapos ang hindi inaasahang unang season kasama ang purple and gold, itong si Russell Westbrook ay usap-usapan nga ngayong pwedeng mawala sa Los Angeles Lakers sa susunod na campaign. At sa ngayon, habang itong si Kyrie Irving ay inireport na ngang nasa kanyang daan ng araw mula sa Brooklyn Nets patungo sa Los Angeles Lakers. Ang 17-time NBA champions ng kupo ng Lakers ay inireport mga kaibigan na sila ang clear-cut favorite para mailand nga nila itong si Irving sa off-season na ito. Ang dalawang sitwasyong ito
ay naramdaman muli mga kaibigan sa panahong ang mga iilang Lakers fans ay nagdesisyong i-express ang kanilang kagustuang makuha itong si Kyrie Irving patungo sa team. At ang masaklap, ginawa nga nila ito habang itong si Russell Westbrook ay nasa kanilang harapan. Dahil during sa Lakers Summer League game, ang team's fanbase ay nagsimulang mag-chant ng "We want Kyrie Irving" para ipakita at suportahan mga kaibigan ang player na si Kyrie kumpara dito kay Russell Westbrook. Sa ngayon, wala pa ngang video ang inilabas mula sa chant na ito, ngunit maraming mga fans mga kaibigan ay ang nag-tweet sa Twitter na siyang nagtatawanan at gumawa ng pagbibiro patungkol sa Lakers supporters. At naging malinaw na hindi nga sila nagpapakita ng awa dito kay Russell Westbrook. Ang naging sitwasyon ay mas naging malala sa bawat araw na nagdaan. Kahit na itong si Darvin Ham mga kaibigan ay ginawa na nga niyang malinaw na gusto nga niyang mag-succeed itong si Russell Westbrook at inireport rin mga kaibigan na itong si LeBron ay nagpapakita rin nga raw ng iilang suporta kay Brady. Ito nga raw pa rin ang katotohanan kumpara sa kasalukuyang reports na siyang inilabas na ang naging sitwasyon ay hindi na nga raw naging masaya sa pagitan sa mga players. Matapos lamang ang isang season kasama ang Lakers, itong si Westbrook ay inani ang napakaraming pagkamuhi mula sa Lakers fans. Ang mga bagay na ito ay halatang halata na hindi nga ito kasalanan itong ni Russell Westbrook na gawin ang moves na ito. Ngunit sa nakikita mga kaibigan kung paano nga ba naging kasama ang paglalaro nito noong huling season, dito'y mauunawaan na kung bakit ang mga fans ay gustong paalisin ito sa team sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, hindi pa nga rin naging malinaw kung sakaling itong si Kyrie Irving nga ba ay mawawala na sa Nets at tutungo sa Lakers sa offseason. Dahil ayon sa ulat, ayaw nga raw nilang gumawa ng move mula sa veteranong point guard na si Kyrie Irving habang hindi pa nila unang naayos ang isyo nitong ni Kevin Durant. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ipinakitang asal ng Los Angeles Lakers fans patungo kay Russell Westbrook?